Ika-apat ng Agosto, ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, "Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati niyo?" At sinabi niya sa mga tao, "Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman, sapagkat magkaroon man ng marami ang tao, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay." At idinagdag ni Jesus ang isang talinhaga, "May isang taong mayaman na maraming tinubo sa kanyang lupain. Kaya nag-isip-isip siya, 'Anong gagawin ko? Wala man lang akong mapagtipunan ng aking ani.' At sinabi niya, 'Ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga bodega at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko titipunin ang lahat kong trigo at ang iba pa. At masasabi ko na sa aking sarili, 'Kaibigan, may marami kang ari-ariang nakalaan para sa maraming taon. Magpahinga ka. Kumain, uminom at magsaya.' Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, 'Hangal, sa gabi ring ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Mapapasa kanino na ang iyong inihanda. Gayun din ang masasabi sa sinumang nag-iimpok ng yaman para sa kanyang sarili at walang tinutubo para sa Diyos.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sapat na ang Diyos. Nakakita na ba kayo ng isang tutang naglalaro ng mga bola? Sa maliliit nitong mga bisig, pipilitin niyang hawakan ang lahat ng mga bolang binabato sa kanya. Subalit sa dakong huli, sa halip na may mahawakan siya kahit isa, walang naiiwan sa kanya. Ito ang kabalintunaan ng kasakiman, sabi sa Ebanghelyo ngayon. Sa pagnanais na maangkin ang lahat, walang naiiwan sa isang taong suwapang. Bakit? Dahil nananatiling dukha ang taong hindi kontento sa kung ano ang meron siya. Pakiramdam niya, lagi siyang kulang. Kahit sapat na ang meron siya, hindi siya nakukontento dahil lagi siyang naiinggit sa iba. Kumbaga, para siyang drum ng tubig na nakasahod sa gripong tuloy-tuloy ang buhos pero hindi mapuno-puno dahil may butas sa gilid. Kung tutuusin, hindi mapupuno ng anumang bagay ang hungkag nating kalooban sapagkat tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos. Magiging ganap lamang tayo kung pupunuin tayo ng Diyos na siyang totoo at tanging kaganapan natin. Magiging totoong masaya lamang ang tao kung matatagpuan niya ang totoo niyang yaman, ang Diyos na siyang tumutugon sa lahat ng ating pagkagutom at pagkauhaw at iba pang malalim na pangangailangan. Sa katapusan ng Ebanghelyo, tinawag ni Lucas na hangal ang sinumang umaasa sa mga makamundong kayamanan sapagkat sa katapusan ng kanilang mga buhay, lahat ng pinagbuhusan nila ng panahon ay mapupunta sa wala. Wika nga, hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan mo dito sa lupa. Hindi masamang magsumikap upang mabuhay ng maginhawa, subalit tandaan nating mas mabuting maging dukha sa kayamanang pinahahalagahan ng mundo kaysa maging dukha sa kayamanang makalangit na hindi mawawala o mauubos magpakailanman. Masdan mo ang iyong mga ari-arian. Tusin mo kung magkano lahat sa katapusan ng araw na ito. Isulat mo sa isang papel kung ano ang madadala mo sa iyong kamatayan. O sapat na ba ang Diyos?